Okay guys, ang topic naman natin ngayon ay paano tayo mag-edit ng Virtual DJ 8 Pro Infinity po ang ating edit. Yun po kasing Virtual DJ 2021 eh. Ano na po yun, mahirap i-edit yun. Sa XML siya mag-edit, no? Medyo mahirap. Di tayo marunong na. Ano daw? Gagawin natin. Punta sa usual, punta tayo sa documents kung saan nyo nakalagay yung Virtual DJ skins natin. Yeah, Virtual DJ skins. Yeah. Yung skin po ng Virtual DJ 8, ito po yung default na to. Kasi dalawa naka-install sa akin na Virtual DJ, no. Virtual DJ na 7 saka 8. So ito ang i-edit natin. Lagay lang natin siya sa desktop, copy lang natin para hindi natin masira yung skin na yan sakali magkamali tayo. Yun. So gawin natin, open natin yung ating photo editor. Ang gagawin din po natin dito guys is Photoscape, no? Photoscape X. Yan. Ito maganda rito pang edit ng skin, no? Kahit nasa Virtual DJ 7 okay siya, maganda siya gamitin. Yan. Dito na tayo. Ito ang ating skin kanina. Ito. Ayan. So, ito po yung kanyang skin na i-edit natin. Ang una natin gawin dito, guys, is gawa tayo ng ito, color black na, no? Color black na tawag nito, rectangle, no? Para yan, kailang color niya black. Opacity 100%. So gagayahin lang natin itong ano, itong rectangle na yan. Ay makikita nyo guys yan, may kulay blue. Ay, ibig sabihin po sagad na yan sa tabi ng picture. So orong siya natin na konti kasi hindi naman siya talaga sagad sa tabi, no. Yan. Tingnan natin yung laki, alas parehas ba. Kasi laki lang nung ano. Kung anong laki nung itim dyan. Ganon din po. So, okay. So, ayan na. After nyan, naglagay tayo ng image. No, picture na ilalagay natin sa ating skin. So, hanap tayo. Meron akong ginawa dito eh. Yan. Wood texture. Kahit anong size naman guys, pwede nyong gamitin dyan. Ang gawin lang natin dyan, sentro natin sya. Ayan. Ikita nyo may mga guhit na blue. Ayan, ibig sabihin nakasentro sya. Tapos uncheck natin itong aspect ratio nya. Ayan. Lagay natin sagad. Ayan. Ayan guys, kung mapapansin nyo guys, may isang blue. Tapos urong nyo pa. Sagad na siya sa dulo. Kasi yung unang blue na yon pantay nitong itim. Yan. Kaya ano. So, isagad natin yan. Tapos, halagay na natin siya dito. Ayan. Ibig sabihin, naka-blue sila pa ikot. Sakto na siya sa dulo. Ayan, edge. Yan. So, gawin natin dyan. Ilagay natin sa ibaba. Yan, click nyo lang itong down or up arrow. So, ito na yung rectangle natin. Ito yung skin natin ilalagay. And then, maglagay ulit tayo ng isa pang, ano, isa pang picture sa baba. Kahit anong picture naman guys, pwede nyong ilagay dyan. Depende sa inyong taste. Saan may mga cutout ko. Ito, yan. Lagay natin dyan na plug. Ito. Plug ng Pinas. Yan. Yan. Sentro nilang. Tapos, uncheck ulit yung ratio. Yan. So, sagad. Sagad din sa dulo. Yan. Tapos, dudugtong lang siya natin dito sa unang peak. Yan. Okay. So,
Ayan. Ito yung kulay black. Ayan. Ayan guys, kung gusto nyo maglagay ng pangalan dito sa kulay black, lagyan natin. Ito, ito, ito. Ayan, pwede natin ilagay yan dyan. So, insert tayo ng text or may nagawa man kayong text, pwede nyong ilagay. Ano ba ilagay natin pangalan? Wait. DJ Kuno. El Tigre. Okay. So, opposite 100%. Nasa inyo guys kung gusto ano ilagay sa gitna or sa tabi. Yeah. Malaga dyan, hindi siya mas malaki sa itim na rectangle nyo. Ayan. So, pwede naman siyang lumaki pero yan, mas maganda yung ganyan. Okay, siguro yan. So, now, dito na tayo sa, ano guys, dito na tayo sa jug wheel. Ito lang kagandahan dito sa Virtual DJ 8 na to, yung Infinity Pro. Pwede tayo maglagay ng magkaibang jug wheel, na magkaibang plato, red tsaka blue. So, may ginawa na akong ano dyan, cut out. Eto, ang size nyan dyan guys is 155 pixels. Yan, 155. Ilagay, sama na rin natin yung red. Para ano, isang import lang. Yan. So, ayan na, red tsaka blue. Si centro lang natin yan guys. Centro natin dyan. Yan, medyo mataas. Baba natin konti. Okay. Pag nakasentro na, drag nyo lang siya papunta sa kaliwa. Yan. Yung arrow po, pwede nyo gamitin. Left arrow, tsaka right arrow. Tapos, tingnan natin kung nakasentro siya. Sa vertical axis niya. Ayan. So, medyo lumampas siya. Balik dati ko. Hindi pa pala umabot. Yan. Okay. Sentro na. So, balik natin sa opacity niyang 100%. Tapos itong blue, ganun din guys. Ayan. Makikita niyo pagka yan, ibig sabihin nag-align na silang dalawa. Oh, yan. So, ang titingnan na lang natin kanyang vertical alignment. Ayan, sumakto. Okay. So, yan na yung wheel natin, no, sa left and right deck natin. So, gawin natin, merge mo lang yan. Merge mo yun para mag-plot sila isang layer lang. Then, pwede na natin siyang i-save. Save natin dun sa desktop. Ayan, yung default skin natin. Palitan na natin yan. Okay. So, next po, gagawin natin is, gagawin na natin siyang zip, no? Zip file. Parang sa Virtual DJ 7, ganun din ang ginawa natin. Ginagawa siyang zip file. Itong XML document niya, tsaka itong ating skin. Ayan. Tapos, add natin sa archive. Gawin lang natin siyang zip file. Tapos, lagyan natin pangalan. DJ El Tigre. Oh, no! Okay. Tapos, doon natin siya ilalagay sa skins rin ng mga ano natin. Documents, ayan o. No? Virtual DJ, then skin. Ayan, dyan natin siya ilagay. Then, save lang natin. Siguro din natin ng ano, zip file siya, no? Kasi, hindi siya obra pag hindi zip. Pag rar siya, hindi siya obra, no? Click OK. Then, tingnan natin yung ating skin. Ayan. Ito pong ating Virtual DJ 8 na tingnan natin yung ating skin na ginawa. Open nyo lang settings, tapos interface. Ayan. Nasaan na yung ginawa natin? Nawala. Ito. Ito na yun. El Tigre. Yeah. So, ayan na yung ating skin, guys. No? Ganda.
Oo, pero wait, hindi makita. So try natin kung magandang ikot niya. Yun. So okay naman siya. Ayun, ang gitna ng pangalan ko. Dapat dito banda eh. Oh, pwede niyo may adjust yan. Oh, bahala na kayo kung saan nyo pwede ilagay. Yan. So, tingnan natin sa kabilang deck. Okay. Sentro naman siya. So, ganyan lang kadali guys ang pag-edit din ng Virtual DJ 8, no? Ang kagandahan nito guys, naka Virtual DJ 8 ka, pwede mong gamitin yung skin mo ng Virtual DJ 7. Yan, balik tayo dun sa ano, interface. Tapos gawa tayo ng tingnan natin to, Rasta. Yan, pang Virtual DJ 7 po yan, pero nasa 8 tayo. Ayan, din ang kalabasan, no? Kalahati lang. Yan, so yan, pwede siyang palitan, palakihan yung, kasi naka Virtual DJ 8 tayo, no? Pero etong skin ng Virtual DJ 7, kung nasa open ka ng Virtual DJ 7, etong 7 ko eh, no? Buksan natin. Hindi po pwede yung skin ng 8 sa skin ng 7. Pero yung 8, pwede mong gamitin yung skin ng 7 mo, pwede mong gamitin dito sa 8. O yan ang kagandahan lang. Tsaka maganda ang machine nitong ano, Virtual DJ 8. O, so ayan ang aking 7. O. Dalawa sila. Yeah. Liitan natin para makita nyo guys. So ayan, ito yung 8, no? Ito yung 7. Ayan. So kita nyo, kalahati lang nung 7. Tapos sa baba wala siyang ano, wala siyang picture. Hindi kagaya rito, no? So guys, ganun lang po kadali kung paano natin edit. Yung kulay nitong mga ano, kulay nito, pwede nyo pong palitan ng kulay nyan doon sa XML. No, kung marunong kayo mag-edit ng XML files, yun, sa notepad lang ginagawa yun. So, pwede nyo palitan ng kulay nyan. Oo. So, yun lang po. Hanggang dito lang tutorial natin. Sana may natutunan kayo ulit dito sa ating mga Virtual DJ addict, no? Kagaya ko. No? Okay, salamat po guys. Salamat po sa lahat. Thank you po ulit. Sana'y makagawa pa tayo ng mga video pa. So, kung meron pa kayong katanungan, pwede po mag-comment na lang kayo dyan sa baba. Then, pag nabasa ko naman, sasagutin ko kayo guys. O kaya dun sa email ko, o sa mga gusto dyan, magpaturo. Basta online ako, walang problema, turuan ko kayo guys. So, kung may mga question kayo, paki-comment na lang po sa baba. Okay, para maturuan ko kayo kung paano ang gagawin. So, thank you so much guys. Ayan na. Kita-kita ulit tayo pag may nagawa ulit akong video. Salamat po. Thank you.